Isang mapagpalang araw sa inyong lahat! Ako si Antoinette Don Dagalea at ako ang inyong tour guide para sa araw na ito. Ang lugar na ating pupuntahan ay ang Shirakawa-go sa Japan. Kaya't ihanda na ang inyong pasaporte dahil lilipad tayo sa ibang bansa. Halina't simula ng ating tour hatid ng aming grupo. Pero bago ang lahat, short history muna. The name Shirakawa-go first appears clearly in history in around 1176. The name is thought to have been in wide use at this time as it appeared written in the diary of an aristocrat living in Kyoto. Following this, the name has made a large number of appearances throughout the history of Japan. The area around Shirakawa was part of traditional Hida province. During the post-Meiji Restoration cadastral reforms, the area was organized into Ono District, Gifu. The village of Shirakawa was formed on July 1, 1897 with the establishment of the modern municipality system. Ngayon naman ay liliputin na natin ang mga lugar na makikita sa Shirakawa. Kaya't sit back, relax, and enjoy dahil marami-rami ang mga ito. Ang pagoda ay isang tiered tower na may maraming mga kisame na karaniwang matatagpuan sa Nepal, China, Japan, Korea, Vietnam at iba pang mga bahagi ng Asia. Karamihan sa mga pagoda ay itinayo upang magkaroon ng isang relihiyosong gawain. Alam niyo rin ba na ang istruktura ng arkitektura ng stupa ay kumalat sa buong Asia na may iba't ibang anyo na tiyak sa bawat rehiyon? Maraming mga bell towers sa Pilipinas ang lubos na naiimpluwensyahan ng mga pagoda sa pamamagitan ng mga manggagawang Tsino na kinasundo ng mga Espanyol. Ang templo na nagmula sa Latin na templum ay isang gusaling nakalaan para sa mga ritual at aktibidad na espiritual tulad ng panalangin at sakripisyo. Karamihan sa mga tao noong unang panahon ay naniniwalang ang mga templo ay tahanan ng mga Diyos at Diyosa. Ang Torii Gates ay isang traditional Japanese gate na karaniwang matatagpuan sa pasukan o sa loob ng isang shrine ng Shinto, kung saan simbolo nito ang pagpunta mula sa makamundo patungo sa sagradong lugar. Kadalasan ang mga Torii Gates ay gawa sa kahoy at bato, ngunit ngayon ay ginagamitan na rin ito ng kongkreto, tanso at iba pang materyales upang mas patibayin ang mga ito. Gutom na ba kayo? Dito tayo sa Sushi, Ramen and Tea Shop. Ang sushi, ramen at tea ay bahagi ng kultura ng Japan. Ang mga establishmentong ito ay nagpapatunay na kanilang pinepreserve ang kanilang kultura at tradisyon. Ang warehouse ay isang gusali para sa pag-iimbak ng mga kalakal. Ang mga warehouse ay ginagamit ng mga manufacturers, importers, exporters, wholesalers, negosyo sa transportasyon, customs at iba pa. Ang shrine ay isang banal o sagradong lugar, isang maliit na lugar o monumento na nakatuon sa isang tao, isang lugar na kilala bilang lugar ng isang pangyayari sa relihiyon o isang pangyayari sa kasaysayan. Ang isang Buddhist temple o Buddhist monastery ay isang lugar ng pagsamba para sa mga Buddhist. Nagsasama rin sila ng mga istrukturang tinawag na vihara, cheya, stupa, wat at pagoda sa iba't ibang mga rehiyon at wika. Ang mga templo sa Budismo ay kumakatawan sa purong lupa o dalisay na kapaligiran ng isang Buddha. Ang mga tradisyonal na Buddhist temple ay dinisenyo upang pukawin ang panloob at panlabas na kapayapaan. Ang Hill of the Buddha ay isang Buddhist shrine sa Mahomonai Takino Cemetery sa Sapporo, Japan na dinisenyo ng isang Japanese modernist architect na si Tadao Ando.
Ang shrine ay nagtatampok ng isang Buddha statue na may taas na 13.5 meters o 44 feet na napapalibutan ng isang artipisyal na burol na kung saan ay nakatanim ang 150,000 lavender. Ang traditional economy ay nakabatay sa tradisyon, kultura at paniniwala ng isang lugar. Laging tatandaan ang CRAVE acronym. C. Centralized. Nakasentro lamang ang traditional economy sa lipunan, pamilya o mga tribo. R. Realize. Nakaasa ang kalakal sa pagbabarter o palitan ng produkto. E. Exists. Nag-exist ito sa hunter-gatherer at nomadic society. E. Evolve. Nagbabago rin ito kalaunan upang makabuo ng isang anyo ng currency para sa kalakal. P. Produce. Nagpo-produce lamang ito ng kakailanganin ng mga tao sa isang komunidad o lipunan. At dito magtatapos ang ating tour sa Shirakawa. Maikli man ngunit sana'y nabusog kayo sa kaalaman. Aming ipinapanalangin na sana'y matapos na ang pandemyang ating kinakaharap upang mapuntahan at ma-explore ninyo ang Shirakawa. Yun lamang at hanggang sa muli, paalam! Oh,